sa isang babaeng ito, ginagalang ko siya at alam ko po na may mga pagkakataon na we cannot please everybody. May mga pagkakataon na siya po ay may mga komento, pahayag kay Ate Gay na marahil hindi tayo natutuwa. No po. At pag maganda yung sinasabi niya kay Ate Gay ay tuwang-tuwa tayo. Pero kapag ang sinasabi niya ay mga balitang hindi kaaya-aya, no? Parang negative sa atin, na pagkawari natin ay hindi tama sa ating pandinig, ay nagdaramdam tayo. Of course, ang gusto natin kay Ate Gay ay mga magagandang balita. Lahat naman tayo, of course. Pero sa pagkakataong ito ay nais ko pong ipahayag ang aking pasasalamat sa babaeng ito na talagang nagbigay ng pagtatanggol at binibigyan niya ng parangal si Ate Gay. Sino po ang babaeng ito? Abangan. Na nagsasabing mabuhay at masarap ang mabuhay dito sa mundong ibabaw. Kahit hindi mga pagsubok at kayo po ay patuloy kong inaanyayahan na inyo pong isubscribe ang YouTube channel na Hearts Expression. At ito po ay ating tanggilikin, tapusin ang video at pagkatapos po ay ating i-share. Salamat po sa mga patuloy na nagsasubscribe nito. At sa mga hindi pa nagsubscribe, please subscribe po natin ang YouTube channel na Hearts Expression. And of course, ang YouTube channel ng ating minamahal na si Miss Nora Honor. Na talaga naman padami na padami ang nagsasubscribe nito. Papunta na po tayo sa 100, no po, na subscribers. Bagamat ang importante po ay pinapanood natin, hindi lang tayo nagsasubscribe. Kaya po, panuorin natin, tagiliin ang Nora Honor official YouTube channel ni Miss Nora Honor. Si Ate Gay po ay talagang sikat na sikat. Hanggang ngayon, siya po ay talagang newsmaker. At kailanman si Ate Gay ay laman ng mga balita. Ano mong balita? Ang minsan ay negatibo pa, kahit na positibo pa, of course. No? Kaya lang ang nakakanood po, syempre, dapat po fake news. Kumbaga, dapat po ay legit. At dapat po, pag tayo nagbabalita, ay talaga naman pong positibo pa rin. Kumbaga, meron po daw dalawang uri ng pagtutuwid, constructive at saka destructive. Kumbaga po, kaya tayo pumupuna para po mag-improve at walang persuadalan at hindi po below the belt. Si Ate Gay po ay pag-aari ng publiko. Parang ganun. Bagamat, alam naman natin bukas ang kanyang buhay, parang isang aklat. Pero hindi naman nangangahulugan ay yung kanyang katwiran, yung kanyang desisyon, yung kanyang mga gagawin ay, kumbaga, ay tayo pa rin ay, kung ano bang parang kung sasabihin, huwag natin siya pangunahan. May sariling desisyon si Ate Gay at irespeto po natin yun. Yun ang ibig sabihin. Alam naman po natin na maraming magagandang balita kay Ate Gay. Nag-rejoice tayo pag magandang balita sa katagumpayan ni Ate Gay. Ang nadulungkot naman tayo kapag pansamantalang merong dinaramdam na sasaktan si Miss Nora Honor. Of course, ganyan tayo dahil karugtog na ng buhay natin si Miss Nora Honor. At maraming mga nagbabalita sa kanya. Pag may narinig tayo na hindi maganda, pati dun sa tao talaga nagagalit tayo na nagbabalita. Di ba? Eh, nagiging kontrabida yung mga taong yun sa atin na talaga namang hindi naman natin maalis yun. Natural yun sa isang umahanga at lalo na mahal natin si Ate Gay. No po, parang naalala ko tuloy yung mga pelikula ni Ate Gay noon na kapag sa inapi mo siya sa pelikula niya, do pelikula pa lang, no, talagang pag sinabunutan siya, manda yung kontrabidang yun, yung sumampal kay Ate Gay, yung kung nanakit sa kanya, yung talaga ng api. Pag sa labas ng sinihan, no, o sa daan, pag nakita nila, eh talagang pagtutulong-tulungan nila. Ganun noon. Parang pag nadadala tayo ng ating emosyon, no, dahil sa pagmamahal natin kay Ate Gay. At ngayon nga, sa totoo lang, ay merong mga pumupuna kay Ate Gay na pumupuna na sa ika i-improve ni Ate Gay. Hindi naman po sinasabing sa lahat ng pagkakataon ay tama sila. Pero hindi rin po natin alam ang motibo nila. And of course, ang gusto lang natin ay sa tamang pamamaraan. At kamakailan lamang po, napanood ko po si Christy per minute na po. Ma'am,
ganyan. Isa po akong gumagalang sa inyo. Alam ko po na may mga pagkakataon na pinupuno niyo po sa Ate Gay. At isa rin po ako sa nasasaktan. Kasi alam ko po na masakit. Pero tinitingnan ko po yung motibo niyo kung bakit niyo po nasasabi yun. Pag naman magandang pagpupuna at sa i-improve ni Ate Gay, tanggap ko po yun. Pero syempre, pero kung meron naman pong pumupuna, hindi ko po sinasabing kayo yun, na kapag pinupuna po sa Ate Gay na below the belt at masyado na pong personal, ay nasasaktan po kami. Pero kung sa ikatutuwid ni Ate Gay, kasi open-minded naman po kami. Of course, gusto namin sa Ate Gay mag-improve pa, lalo pang umano. At salamat po sa pagtutuwid. Pero kahapon, napanood ko po yung inyong programa sa television. Duwang-tuwa po ako sa pagtatanggol niyo kay Ate Gay, sa kanyang sa paghanga niyo sa kanya kay Ate Gay, at nakita ko po yung puso ninyo na sabi niyo nga bigyan natin ng karapatan sa Ate Gay na mamili kung sino ang gusto niyang piliin at irespeto natin siya. Si Ate Gay, sinasabi niyo po talaga na mababa ang loob. Si Ate Gay ay talagang mapagmahal, at talaga si Ate Gay lang ang nakarating doon sa tuktok. Yun po, tumutuwa po ako dun sa mga sinasabi niyo yun na walang ibang nakarating doon. At talaga namang yung pagtatanggol niyo po. At ang tinitingnan ko po yung mga magagandang sinasabi niyo po kay Miss Nora Honor, Ma'am Christy Perlin. Yung Christy Perlin. Yung po, talaga yung mga magagandang sinasabi niyo. At kung isang meron din pong masasakit na dapat bang isipin kung ito ba ay tama o ito ba ay dapat tanggapin. Kumbaga po, pwede naman po yung negatibo ay gawing positibo. Sabi nga lang po, basta huwag lang below the belt. At kung makakatulong po ito para kay Ate Gay, why not? No po? Pero alam ko po na si Ate Gay ay talagang tumatanggap po siya ng mga suggestion. Tumatanggap po si Ate Gay ng mga, kumbaga, ng ano pa pong ikaka-improve niya. Kaya, Ma'am Christy, maraming salamat po sa pagtatanggol niyo kay Ate Gay. At yung mga dunga sa bahay, kumbaga, hindi po sila maka-Noranian. Hindi naman nila ayaw sa Ate Gay. I mean, kumbaga po, hindi nila sinasabing paborito nila, pero inirespeto nila sa Ate Gay. Nung narinig po nila ito, humanga po sila sa inyo kasi sila po, maaaring hindi naman sila Noranian yung mga nanonood. Ako po actually nasa wala ako sa bahay kahapon, pero yung mga nanonood po doon na mga kasama ko ay talagang na-appreciate po nila sa Ate Gay sa kababaan ng loob. Narinig nila yon ay totoo, inamin po nila, at sabi ko natuwa ako na hindi man po nila inahayang na Noranian sila, parang naging Noranian na rin po sila kasi yung respeto po na ibinibigay nyo at pinapatotohanan nyo po kung sino si Miss Nora Honor. Maraming salamat po sa pagmamalasakit at pagtatanggol nyo kay Miss Nora Honor. At Ate Gay, karapat dapat ka talagang irespeto. Karapat dapat kang igalang mahalin, sapagkat tunay nga na ikaw ay mababang tao at nirerespeto mo rin kami. Ikaw ay may takot sa Diyos, at talaga namang tunay na ang mababa ay itinatas ng Diyos. We love you, Ate Gay. We support you. And God bless you. Sa lahat mga Norayans, maraming salamat. Positibo lang po tayo. Ito po si Kimberly R. na nagsasabi, as long as there is love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat po. God bless us all. Thank you! And mabuhay! Nakagawa.